Ganda ba? Hindi pa ako tapos actually. Pero, need kong tapusin to today. At need ko rin i-deliver. If kaya ng oras. Pero kakayanin ko. Actually, may naalala lang ako ikwento. There was one time. You know what? Itabi ko muna ha. Wait lang. Nakababother ako. There was a time na merong nag-message sa akin na diretsahin ko na pinintasan yung Prada ko. So, I don't know if this has happened to you before na meron kayong client or someone na nagsabi sa inyo na hindi masarap yung product mo, hindi masarap yung cake mo, hindi masarap yung burger mo, hindi masarap yung ice cream mo, hindi masarap yung pizza mo. Kung ano man yung product mo. There's this girl, of course hindi ko sasabihin kung sino yung girl. She left me a message sometime around before the pandemic po. So the message was sent around past 10 p.m. And at that time, probably tulog na ako. Nabasa ko na siya the following morning, 6 a.m. morning na. Somehow, siguro naman, pag ganung oras, paggising mo, yun ang mababasa mo. Medyo kukulo yung dugo mo. And then, pag pinauna mo pala yung galit mo, dire-diretso na yun. I mean, ako pa, siguro may mga nakakilala sa akin. Pag nagalit ako, tuloy-tuloy yun. So, pagkabasa ko ng message, simple lang yung message niya, panting na yung tenga ko. And I have been looking at her profile. Sabi ko, sino to? Para mag-iwan na message na ng ganun-ganun lang. In the first place, hindi ko siya kilala. Okay? So, namin tumatakbo sa isip ko, ano? So, probably ako, isa siya sa mga naging client or isa siya sa nakatikim ng product ko before. And then at the same time, hindi siya nasarapan. Kung hindi man siya yung umorder, probably isa siya sa nakatikim na hindi siya nasarapan. But the thing is, still, andun yung curiosity ko, sino ka ba? So what I did, nag-investigate ako, chinek ko yung profile niya. Chinek ko sino siya, chinek ko yung kung sino yung mga probably mutual friends namin. Chinek ko sino yung mga friends niya. At saka ako nakita, wala ni isa na mutual friend kaming dalawa. Wala ni isa dun sa mga friends niya sa Facebook na kakilala ko. Meaning, there's something about sinabi niya hindi masarap. Ulitin ko yung term niya. Di naman masarap. Kakabili ko lang. And at that time, yung pinaka-last, as I recall, yung pinaka-last na cake na ginawa ko was 2 weeks before pa nung nag-message siya. So pag sinabi niyang kakabili ko lang, probably binili niya kahapon, pinili niya the other day, but not last week, but not 2 weeks ago. Kasi halungkat ako ng profile niya. Okay, I found out legit yung profile niya. I mean, if makikita niyo dito sa post ko, may boyfriend siya, or I don't know, boyfriend or asawa or whoever, I don't care. Chinek ko rin yung profile ng boyfriend niya, and legit din yung profile ng boyfriend niya. Mga tao sila, hindi sila alien or kung sino man. So, nag-fact-check ako. The number one thing na ginagawa ko pagkaganyan. Actually, this is the very first time na nagkaroon ako ng complain na hindi raw masarap yung product ko. Very first, I mean, hindi sa pagyayabang, pero if you know kung ano ang product ko, I only do cakes, customized cakes, cheesecakes, cupcakes, and cinnamon roll. Tinanong ko uli siya, like, saan niyo ba binili yan? Pangalawang sagot niya sa akin, nung isang araw lang, umorder kapatid ko sa inyo, lasang panis. So, una-una, yung first message niya was, kakabili ko lang. Yung second message niya is, umorder kapatid ko, yung dalawang sagot na yun, it's like, niloloko mo ko, no? Tamang trip ka siguro. So, nag-check pa rin ako, hanap pa rin ako ng details. Kasi, in the first place, pag sinabihan ka na hindi masarap yung product mo, ikaw mismo, mag-iisip ka bakit hindi masarap. I mean, the fact na alam mong maayos yung mga ginagawa mo, you have to know, bakit hindi masarap? Ano yung hindi masarap? Saan nyo binili? Kailan nyo binili? Kasi baka mamaya,
sabihin na natin to po nga yung reklamo niya, binili niya pala a month ago, tsaka niya lang kinain. Problema, malaki yun. Well, not on my end, but on her case, na late niya nang tinikman para sabihin niya hindi masarap, lasang panis. Somehow, very doubtful na ako doon sa message niya. Kasi kung nagre-reklamo ka, dapat detalyado and tama yung kwento mo. I mean, ako I complain sometimes sa mga products na nabibili ko or sometimes services ng mga tao na nakakaharap ko. Pero detalyado ako. Pag sinabi ko nireklamo ko tong taong to, kailan nangyari yung reklamo ko, anong oras yung nangyari yung reklamo ko, at ano yung ginawa niya or sinabi niya. Ganun ako mag-file ng complaint. It's not about exaggerating things, pero hanggat maaari, you do it in a nice way, you do it professionally. No, since doubtful na ako sa kwento niya, ako na mismo yung gumawa ng kwento doon sa reklamo niya. Kasi one-liner siya sumagot eh. And then andun yung duda ko na nagtitrip lang siguro tong taon. Yung kwento na ginawa ko was like, hindi ko sinabi yung product ko. Gumawa ko ng ibang product na hindi ko product. And then gumawa ko ng location na hindi ako tagaroon para lang mahuli ko if she's telling the truth or not. So what I said, ano po ba yung binili nyo? Yung cake po ba? O yung pizza? Pizza. I don't make pizza. I don't sell pizza. I don't bake pizza. Hinuli ko siya. Eh, doon pa lang, maling-mali na yung sagot niya. Ang sagot niya sa akin, apat yung in-order ko, yung pizza lang masarap. Doon pa lang sabi ko, kulang to sa kanin siguro itong babae to. Sabi ko, saan niya ba nabili? Nagbigay ako ng mga locations na hindi sa lugar ko. Alabang, paranyake? Sabi niya, paranyake. So talagang, tamang trip lang siya. Sabi niya, paranyake. So dun pa lang, nung nahuli ko na siya dun sa dalawang points ko, pizza, paranyake, whereas wala ako noon and wala ako doon. Sinabi ko na lahat ng mga pointers ko about my product, about my location, and kung paano ako magbenta sa client. Hindi siguro, hindi na siya makatiis. Humirit pa siya, sabi niya. Umorder sa inyo mismo, ganyan yung tatak. Sabi ko, kung yan mismo yung tatak, una-una, ano ba yung tatak ko before? It was Kuya Art's Cake Shop na merong cake. Gusto ko siya tanungin, may nakita ko ba pizza dyan? I have to end the conversation. Nilahad ko lahat ng points ko na hindi akin yung product na kinukomplain mo. Hindi ako yung gumawa ng product na kinukomplain mo. Alam niyo nangyari. Pagka-send ko ng message na yun, wala na. Hindi na ako makasend ng message pa uli sa kanila. Meaning, binlock niya na ako both sa chat, sa Messenger, and sa Facebook. Because actually, I was checking her profile every now and then. I mean, that moment na nag-chat ako sa kanya. Kasi I'd like to check if ano pa ba iba niya activities. Baka talagang nanoloko lang siya, tamang trip lang siya, o hindi siya nakakain ng kanin ng ilang araw na. Who knows, di ba? Or troll siya. So since binlock niya na ako, pakialam ko, di ba? Meaning, hindi totoo yung complaint niya. The reason why I responded to her is because, unang-una, pangalan ko yung nakataya doon. What if hindi ko siya nireplyan na hindi raw siya nasarapan? Chances are, gagawa siya ng kwento on social media saying bad things about, saying negative things about yung product ko. Very, possible yon. Pag hindi mo siya nireplyan, gagawad ka ng gulo noon. And of course, kahit naman siguro sino na merong maliit na negosyo, ayaw ng ganung scenario. So talaga nireply ako siya, but still, sabi ko nga sa inyo, I checked everything out on her end. Sino siya? Kung may possibility ba na naging client ko siya o hindi? And kung paano niya nakuha yung product ko that time, and for her to make a complaint na hindi masarap yung product ko. Turns out, hindi totoo. Turns out, gumagawa siya ng kwento. Kasi ako mismo, gumawa ko ng kwento para sa sarili ko just to defend myself. Kasi
naging doubtful ako sa mga responses niya. If by chance hindi ako naging doubtful sa profile niya, kung sino man siya, and valid yung complaint niya, I would definitely talk to her. I will still be dealing with her properly, kung ano man yung reklamo niya. And probably, I'll be looking for that person na nakapagbigay sa kanya ng product ko. Sabihin na natin, pinakain siya ng product ko. I still have to investigate. Baka mamaya, tinago pala nung customer ko yung cake ko tapos binigay sa kanya after a week na. May possibility masira yun or mapanis or what. That's a valid concern. Pero kung ganitong gawa-gawa lang yung complaint, if troll yung babaeng yun, sorry, pero partly, siguro kumita siya sa akin. You know why? If you are dealing with trolls, any kind of trolls online, pag sinabi natin troll, yan yung mga taong walang ginagawa yan sa buhay, kundi gumawa ng kwento, exaggerated kwento on any hot topic, on any person, on any company, anything na makita nila na nakakatuwang gawa ng issue, kumita sila, sabi ko, di po ba? Kasi ang trolls po, trabaho nila yan. So what they do is, kunyari, magkikreate sila ng isang issue out of, sabihin natin, mayroong trending topic para magkagulo yung iba pang mga netizens. The more you respond to them, the more you communicate with them, awayin mo sila, kumikita sila doon. So, the number one rule if you're dealing with a troll is never, ever respond to them. Why? Kasi the more that you respond, kumikita sila. Ikaw, umiinip ang ulo mo. Now, balik tayo sa case ko. The reason why I responded to that girl is because concerned ako sa product ko. What if totoo? And wala akong ginawa. Delikado yun. Isa sa importante sa lahat. Especially if meron kang negosyo. If by chance may nagreklamo ng ganyan, hindi masarap yung product mo, you try to fact check, you try to investigate everything about ano yung complaint niya. Pero, you try to apologize. Very important yun. If hindi ka nag-apologize at binalikan mo siya ng galit agad, chances are, ahaba na ahaba yung usapan ninyo. Wala kayong matatapos. Anyone na merong negosyo na hindi marunong bumaba sa customer niya, masama yung mangyayari sa negosyo. Kasi ang dali sabihin ng client na nagre-reklamo, o bastos naman yung owner na yan, ang yabang pa. Doon palang patay ka na. So, if by chance, sabihin na nating totoo o hindi yung complaint sa inyo, nagkaroon ka ng complaint, try to apologize right then and there. Apologize ka lang. Kasi minsan yung galit ng customer by that moment na nag-apologize ka sa kanila, bumababa yung galit nila. Kasi somehow you are showing them na nagpapakumbaba ka, na hindi mo man alam pa yung full details ng complaint sa'yo, at least man lang, nagpapakumbaba ka na agad. Be apologetic kung ano man yung sinasabi niya. Mali sa service mo, mali sa product mo. Ikaw mismo yung magpakumbaba. Kaya nga sinasabi nga nila, customer is always right. I may not agree with it 100%, but ikaw as a business owner, dapat professional ka. Dapat you deal with people, you deal with your customers very appropriately and very nicely and very professionally all the time. Hindi pwede na mimili ka ng customer kung sa inyo lang yung dapat mabait ka. Lahat yan, customer mo yan, kay bata yan, kay matanda yan, kay katulong yan, kay amo yan o kung sino man yan, customer mo pa rin sila. Ang nakasalalay lagi dyan, pangalan mo. So wag na wag kang magmamataas sa customer mo, kasi they can do anything against you if ikaw hindi ka marunong magpakumbaba. Sana po may natutunan kayo. Salamat ulit. Be kind. Always.